Welcome to my channel. Hello guys. Tara, samahan niyo ako. Mag-aaral pa po ang inyong lola. Kasama ko ang aking kaibigan at tutor ko na rin. Hello guys! Ikwento ko pala sa inyo kung paano kami nagkakilala nitong kaibigan ko. Una kami nagkatagpo sa Kennedy Town, sa eskwelahan. Nag-aral kasi kami dito eh. Dahil talagang noon, wala akong kaalam-alam kahit magbukas ng computer. Sawa ng may kapal, ito medyo marunong na. Pero nagpapaturo pa rin ako sa kanya. Siya yung aking tutor dito. Hindi naman masama magpaturo dahil hindi nga marunong. Pero darating din ang araw, maging perfect din ito. Para sa mga kabataan dyan na pinag-aaral ng mga magulang, mag-aral kayong mabuti. Huwag puro laro. Kailangan natin ng matuto para kahit saan sulok tayo ng mundo, dala-dala natin yung ating mga pinag-aralan. Kahit anong trabaho pwede natin pasukin. Mabahay o sa opisina, kapag marunong ka, kayang-kaya. Eh ako, napunta ako sa kusina. Pero okay lang, kasi trabaho pa rin yan, malinis, para kumita. Ito nga pala yung aming larawan, larawang kupas, nung kami nag-aaral pa. At saka dito, tuloy, nagpapaturo pa rin ako na yung mga hindi ko pa alam, sa kanya ako lumalapit. Dahil mas marunong siya, mas maano siya sa akin, mas gawa nung may mga computer siya. May mga, ano to yun, may mga negosyo siya, computer. Kaya talagang marunong na siya. Liyop namin ngayon, kakain sa labas, at saka sabay, tinuturoan niya ako. Ganun kami magkaibigan. Talaga namang, sabi ko sa kanya, turuan mo ako. Mabait naman siya. Ito yung magkasundo kami kasi, ano siya? Tuturoan ka kapag hindi ka marunong. Hindi katulad ng iba dyan, mamalitin ka. Diba? Ibang klaseng babaeng to. Mabait na. Matulungin pa. At saka marami siyang tinutulungan. Tulad ko, dami na may itulong sa akin. Dahil sa kanya, natuto akong mag-YouTube. Wala eh. Sabi ko, hindi ako marunong dyan. Sabi niya, turuan kita. Yun, umpisa. Talagang nangamuti ako. Tapos ngayon, medyo marunong na ako. Yan, maraming salamat sa kaibigan ko. Sir Rosetsky, maraming salamat sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaroon narito. Dahil sabi mo noon, anong ginagawa ko dyan? Iiyak ka na lang. Huwag kang umiyak, sabi niya.
Baka darating ang araw eh, magsipa-sipa ka ng lata. O bungga to, kung magano, magsipa-sipa daw ng lata, kaya yun. Nakumbinsin niya ako. Sabi ko, hindi ako marunong. Sabi niya, tuturuan kita. Huwag kang mag-alala. Kaya yun, pariho na kaming YouTuber. Umpisa pa nga lang. Medyo malit pa. Malit pang bahay. Darating ding araw na lalaki dahil matutukan na siya. Dito kasi, hindi ako pwedeng mag-live na nakatutok sa camera. Gawa nung, alam mo na, may amo tayo. At saka laging andito lang sa tabi ko. Kaya tahimik ang lahat. Pero tuloy lang ang buhay. Kayang-kaya magtiis para lang sa kinabukasan ng anak. Darating din ang araw. Uuwi rin. Uuwi rin tayo ng ating bansang sinilangan. Dito po sa aking ginagawa, kailangan dito ay sipag at tiyaga. Kung hindi ka magtiyaga, wala kang ilalaga. Sa karamihan kasing naririnig ko, lagi nilang sinasabi, ay hindi ako marunong yan. Ayaw nilang subukan. Kaya hanggang sa tumanda, nga, walang nagawa. Kaya mga kaibigan, tara na, mag-aral muli tayo. Mag-aral ng kahit anong bagay, mag-aral sa trabaho, sa loob ng bahay, mag-aral sa labas tulad ng pagtatanim. Diyan, mahilig din ako magtanim-tanim. Mag-ano ng mga gulay, magtanim ng mais. Diyan ako lumaki sa mga pagtatanim. Hanggang sa marami akong alam sa buhay na kaya kong gawin. Marami akong bagay na natutunan mula sa aking magulang. Kaya kahit sa sulok na ng mundo, mabubuhay ako. Na walang kasama, walang pamilya, naaasahan. Mabuhay tayong mga OFW.